Guys, this is Gretchen. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, please mag-subscribe na po kayo and press the bell button para wala po kayong ma-miss sa aking mga upcoming videos. Ang topic natin for tonight is all about moving on. Paano nga ba mag-move on? Bakit ang hirap mag-move on? Well, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Pero, teka lang, bago may moving on na magaganap, kailangan mare. Kailangan accepted mo na nawala na talaga kayo. Yung tinatawag na acceptance. Kailangan ma-accept mo na nagwagi na si kumare. Ang matapang na kumare mo na umagaw sa jowa mong taksil. Tapos na tayo dun. Mas bagay sila, di ba? Hindi mo ma-deserve ang mga taong ganun. Di ko po sinasabing ang laging dahilan ng breakup ay third party. Pero aminin na natin na ang third party ang kadalasang rason ng paghihiwalay ng dalawang couple. Okay, after the acceptance, let us proceed sa ating topic. Paano nga ba mag-move on? Pinili ko tong topic na to kasi alam ko na meron naman akong pwedeng ma-share kasi nangyari na din sa akin yan. Pero ang ginawa ko, itunulog ko lang ng bonggang-bongga. Pagkatapos niyan, pagkagising ko, okay na ako. Nagulat na ako, December na pala. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Pero, ang mga taong dumadaan sa atin para saktan tayo ay silang nagiging dahilan para mas magiging matatag tayo. Ang mga karanasan natin, ewan ko kung anong mga karanasan yan, pero nang naiyayari yan sa buhay natin para matuto tayo. Diba? Mas maraming karanasan, mas maraming natututunan. Okay, huwag na nating patagalin pa. Unang-una para makamove on. Magmaganda ka. Diba? Ako nga, kahit hindi kagandahan, pero nagmamaganda ako kasi para to sa sarili ko eh. Hindi ka na nga kagandahan, wala ka pang arte. Abay, umaura ka naman kahit minsan. Kasi, ano na lang, kung hindi ka nang maganda, wala ka pang arte. At saka ang mga tao, pag nakikita nilang minamahal mo yung sarili mo, accepted mo yung sarili mo, nirerespeto mo, more or less yun ang ibabalik sa'yo. Diba? At saka huwag kang magpapagupit. Diyos ko, anong pamahiin yan or anong kaartehan yan? Nag-break lang kayo, nagpagupit ka. Ikinaganda mo bate? E paano nila sasabihin mahaba ang hair mo? Kung nagpaiksi ka naman. Pangalawa, sumama ka sa mga kaibigan mong baliw. Lumabas kayo. Huwag kang sumama muna sa mga madadramang kaibigan mo. Kasi baka ang ending niyang mag-iyakan lang kayo, di ba? Pangatlo, maging busy ka, magbisibisihan ka, girl. Para mawala man lang sa isip mo yung mga ginawa nila sa'yo. Tapos masasanay ka na lang na hindi mo na sila masyadong naiisip. Tapos, mawawalan sila sa sistema ng buhay mo. Di ba? At pang-apat, ang pang-finale. Naku, magpayaman ka, day. Kasi, pag mayaman ka na, bibili ka na lang ng kaligayahan. Pero ang joke lang ako. Ang ibig kong sabihin dun, improve yourself. Gumawa ka ng mga bagay na makakatulong sa'yo. Be productive. At ang love, kusang darating yan in God's time. In His perfect time. Kung ang mga tao iniwan tayo, hindi tayo iniiwan ng Diyos. May nagmamahal sa atin. At ibibigay niya kung sino man ang ma-deserve natin. Till my next video, bye!